Coach Frank Vogel nga mga idol, mukhang makakahinga na ng maluwag matapos nga ang mga balita na papatalsigin na siya ng team ng Lakers. Lumabas kasi mga idol ang isang reporter nila at nagsabi, expected nga daw na itong Lakers ay i-keep itong si Coach Frank Vogel for the rest of the season. Hindi nga daw inaasahan na ang Lakers ay patalsikin ng kanilang coach ngayon. Kahit na ngayon mga idol, napakadaming balita nung nakaraan na balak nga talagang alisin ng Lakers na head coach si Frank Vogel. At isa na rin siguro sa mga dahilan mga idol kung bakit i-retain itong si Coach Vogel bilang ang head coach ng Lakers ay sa naging performance na din ng kanyang team the last 5 games. Noong una mga idol ay tinalo nila ang number 4 seed na Utah Jazz. Sa Pacers naman mga idol ay nakipagbakbakan sila. Dito naman mga idol sa Magic na panalo nila ito tambakan. Miami Heat mga idol, 26 point comeback sana sila pero kinapo sila. At ito namang last game nila mga idol sa Brooklyn Nets. Sobrang solid nga ng kanilang performance. Siguro nga mga idol, napansin ng management ng Lakers pati na rin si Rob Pelinka na may potential pa rin na maganda ang gawin na itong team ng Lakers bilang head coach si Coach Frank Vogel. Dahil maganda na rin kasi mga idol at nag-i-improve kahit papano ang paglalaro ng Lakers ngayong parte ng season na ito. Pero anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa naging desisyon ng Lakers? I-keep nga nila si Coach Frank Vogel for the rest of the year. Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, patungkol pa rin dito sa team ng Lakers. Ibinalita nga mga idol ng isang NBA reporter na ito nga daw si Lou Williams mula sa Atlanta Hawks ay isa sa mga potential trade targets ng team ng Lakers ngayon. Sabi nga ng NBA reporter mga idol, maari nga daw makuha siya ng Lakers sa cheap na presyo. Hindi kagaya ng mga tina-target nila na matataas nga ang asking price. Ngayon nga raw mga idol na itong si Lou Williams ay hindi na masyadong nagagamit sa team ng Atlanta Hawks, ngayon nga daw ang perfect opportunity para dito sa Lakers na sunggaban itong kanilang dati na ring player na 3-time Sixman of the Year Award winner na si Lou Williams. Malaki nga daw mga idol ang maaari niyang madagdag sa Lakers mga idol, lalong-lalo na scoring punch off the bench. Ito nga daw si Lou Williams mga idol sa buong karera niya sa NBA ay kilala na bilang little bench scorer. Medyo may edad na nga siya mga idol pero sigurado napakalaki pa rin ng kadyang matutulong dito sa team ng Lakers. Ayun nga mga idol ang report about sa isang potential trade target ng Lakers, Lou Williams mga idol. Kayo ba ay pabor kung sakaling talagang ang mapunta dito sa Lakers itong si Lou Williams? Kilala nga siya mga idol patungkol sa kanyang offensive skill, offensive talent pero hindi naman siya ganon kagalingan sa kanyang depensa. Sa tingin nyo ba worth it itong si Lou Williams para sa Lakers? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinyon. At sa ating next balita mga idol, patungkol pa rin dito sa team ng Lakers pero this time sa kanilang player na si LeBron James. Si LeBron kasi mga idol, ang oldest player ever in NBA history na mag-average nga ng 28 points per game sa 50% field goal percentage. Ayan nga mga idol, ang isa na namang history na ginawa ni LeBron. Another day, another history talaga para sa kanya. At nabanggit na nga rin yung mga idol ng isang NBA analyst na from now on nga daw mga idol, ang gagawin ni LeBron James ay magiging history bilang the oldest player to ever do it. At isa na nga ito mga idol, oldest player in NBA history to average 28 points per game on 50% field goal percentage. So congratulations nga mga idol dito kay Lolo LeBron James. History nga na naman para sa kanya. At sigurado mga idol, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, ay may kita na naman natin si LeBron na gumawa ng history. At yan nga ang ating aabangan. Pero sa ngayon nga mga idol, yan na lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!